Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! Muli po, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Welcome to another episode of The Baptist Lunch. At ito, sindihan po ng ating pangalaman po. Tayo po ay nagbabalik dito para pag-aralan po natin at kumbaga siyasatin nating maigi yun pong mga katuruan o doktrina na atin pong pinaniniwalaan na of course galing po sa salita ng Diyos. Ano po? At naniniwala po ako na kanina sa impormasyon pang kalusugan ay marami po kayong natutunan regarding physical na kalagayan natin bilang isang tao. At ngayon naman, dadako naman tayo para po sa ating spiritual, na para pakainin naman natin yung ating spiritual na pangangatawan. At salamat po, it's Thursday once again. Thursday po ngayon, hindi po Wednesday. Kanina, salamat po sa mga nag-correct sa akin during the devotion na Wednesday. Ako ng Wednesday kasi ang nasa isipan ko ay Wednesday. Kasi yung schedule, mamayang 4 o'clock ay may service. Pero of course, sa San Pedro po yun. Hindi po dito. Okay? But parehas na parehas kasi yung schedule at talagang ang nasa isipan ko pa ay Wednesday. Pero Thursday po ngayon, Thursday. Lilinawin ko lamang po. Thursday po ngayon. Okay? So, pag-uusapan po natin, itutuloy po natin yung pag-aaral po natin regarding bibliology. Yun po yung pinaniniwalaan po natin na Bible authority. Bakit po tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat maging manual po natin yung pong salita ng Diyos itong or itong hawak-hawak natin na Biblia. Bakit pagdating sa prinsipyo ng ating buhay, bakit kinakailangan natin lumakad ayon sa katuruan ng Biblia? Bakit hindi doon sa ibang mga libro? Psychology, logic, bakit hindi sa mga ganong mga secular books? Bakit sa Biblia lamang? So yan po yung ating itutuloy na pag-aaral po ngayon. So meron po akong ihahain sa inyo, a bunch of plans na I hope na kayo po ay mabubusog mula po sa ating pag-aaral na ito ngayong hapon. Pero bago po tayo magsimula ng ating pong pagpapatuloy na pag-aaral po natin about bibliology, tayo po muna ay mananalangin. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa natapos pong programa na impormasyong pangkalusugan sa mga bagay na natutunan po namin kung paano po namin palalakasin, paano namin aalagaan yung amin pong pangangatawan upang mas mahaba pang panahon, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa inyo. At ganun din naman dahil ito po ay templo ninyo, Panginoon, templo ng Banal na Espiritu, kinakailangan po namin itong ingatan at alagaan. At ngayon naman, kami naman po ay mag-aaral para po sa aming espiritual na pangangatawan. At kinakailangan din po namin, Panginoon, na pag-aralan yung mga katuruan, yung mga basic, mga fundamental na katuruan, Panginoon, upang hindi po kami madaling maakay ng mga maling katuruan na naglipa na po sa kung saan-saan man. At adalangin ko po sa inyo, nagabayan nyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, turuan nyo po kami, gawin nyo pong maliwanag, Panginoon, ang pag-aaral na ito, at bigyan nyo po kami ng puso't isipan na masunurin, Panginoon, pangunawa upang amin pong upang tumanim ang mga usapan po namin ngayon sa amin pong puso't isipan at amin po itong maisapamuhay. Dalangin ko po, Panginoon, sa inyo na kung meron mang doubt, Panginoon, sa amin pong puso't isipan, nawa ito po ay ma-solve mula po sa pag-aaral po namin ngayon regarding sa salita ng Diyos. Inihiling ko rin po na linisin niyo po kami sa anumang karumihan at kasalanan na amin pong nagawa. Nakita niyo po yung mga bagay na masama naming naisip, nasabi o nagawa, Panginoon. Linisin niyo po kami at patawarin upang kami po ay karapat-dapat sa pag-aaral po na ito. Muli po, ibinabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasalamat. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po ay mag-aaral po tayo at by the grace of God, medyo dadahan-dahanin po natin ito para ito po ay inyong lubusang maintindihan for the sake po doon sa mga kapatiran po natin at sa mga bisita natin na napasahan po ng link or na-invite sa watch party. So para hindi po kayo gaanong malito, iisa-isahin po natin to, dadahan-dahanin ko po yung aking pagsasalita na as if kayo po ay nasa Bible school, okay? So ibibigay ko muna sa inyo yung pinaka-theology, yung pinaka-information, and then
pag may pagkakataon pa tayo, ay titignan po natin yung application. So if you have your Bible with you, please open it in Psalms chapter 12. At babasahin po natin beginning from verse number 6 down to verse number 8. Okay? Again, ang pag-aaral po natin ngayon is all about, kasama po ito doon sa general topic na biblical authority. At ang kumbaga ang subtopic po natin, ang specific topic na pag-uusapan po natin ngayon ay yun pong kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin pong buhay bilang Kristiyano. Bakit po bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bakit natin gagawing manual ng ating buhay? Buhay physical man or buhay spiritual, bakit natin gagawing manual? Ito pong Biblia na hawak-hawak po natin. Okay? So Psalms chapter 12, beginning from verse number 6 down to verse number 8. Ito po yung sabi po ng Biblia. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. The wicked walk on every side when the vilest men are exalted. Now, kung naaalala niyo po yung pag-aaral po natin last week, ay in-emphasize po natin yung power ng salita ng Diyos. Una, ibinigay ko po sa inyo that the Word of God is inspired. Pag sinabing inspired, it means from the Greek word theopneustos, it means God breath, or it can mean God breath. Ibig sabihin, God breath, the very life of God ay nandiyan, at kaya nandiyan, it's because binigyan ito ng buhay ng Diyos. Okay, naaalala nyo po ba yung pag-aaral po natin? Konting medyo recap lang po tayo. Kung naaalala nyo po, last week, binanggit po natin that this book right here, the whole book right here, composing of 66 books, from Genesis to Revelation, sinabi po natin that this is the revelation of God to men about Himself. Diba? So sinabi po, inano po natin, ayon sa atin pong pag-aaral, ito po ay kapahayagan kung sino ang Diyos. Ipinapahayag ng Diyos kung sino siya doon sa tao, nagpapakilala ang Diyos. At para magkaroon ng buhay yung kanyang pagpapakilala, naglagay po siya ng dokumento. Kumbaga merong black and white yung kanyang pagpapakilala, at yan nga po yung tinatawag po nating inspiration. Natalakay po natin na nung mga nakaraan yung confluent inspiration. Na anong ibig sabihin ng confluent inspiration? That this book, the Bible, is a product of two agents. Ano yung two agent na yon? Human penmanship and divine authorship. Diba? So, pinag-aralan natin yan. Ang tao ang sumulat, pero ang mayakda, ang may kaisipan ay ang Diyos. At nakapag-produce sila ng tinatawag natin ngayon na Bible. Okay? At napag-aralan din po natin yung verbal inspiration, which means the very word used hanggang doon yung extension ng buhay or ng inspiration na tinatawag po natin. Kaya nga po napaka-importante ng bawat salita na ginagamit po sa Biblia. That's the very reason why kung bakit sinabi ng Panginoon kay Jeremiah na kapag nagsabi ako sa iyo ng mensahe at yung mensahe na yan ay sasabihin mo sa mga tao, diminish not a word. No? Kalain nyo po yan, isang salita lang, huwag mong babawasan. Mahigpit na kuman po yan ng Panginoon kay Jeremiah. No? At sino po ang sinasabihan ng Panginoon na pwedeng magbawas niyan? Alam nyo pa kung kanino inutusan ng Panginoon sa Jeremiah para sabihin yung mensahe na yan? Doon sa mga tao na pumupunta ng templo, doon sa mga worshipers. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, tumayo ka dyan sa gate ng templo at yung mga worshipers na pumupunta dyan, eto ang sabihin mo. Lahat ng command, lahat ng words na sinabi ko sa iyo, sabihin mo sa kanila, diminish not a word. Isang salita lang ay napaka-importante. Huwag na huwag mong babawasan. Natural, huwag na huwag mo ring dadagdagan.
So mahigpit na bilyon po yan ng Panginoon. Ano po? At tinalakay po natin yan ng mga nakaraan. At natalakay din po natin that the Word of God is powerful. Remember that the Word of God, the Scripture, the Bible is preserved, pure, perfect, powerful, and of course, it is persecuted. Pero nung nakaraan na pag-aralan natin that the Word of God is powerful. Bagamat gumamit po ang Diyos ng ibang mga tao noon para ipahayag kung sino siya, ginamit niya yung mga prophets. And then in latter days, sabi ng Biblia, ginamit niya yung kanyang anak. No? At nandiyan pa yung Holy Spirit na nag-guide sa bawat isa po sa mga Kristiyano. At eto na ngayon, yung dokumento, yung salita ng Diyos. Di ba? So ang daming ginamit ng Diyos para lamang lubusan nating makilala ang Diyos kung sino talaga siya. At sa panahon natin ngayon, ay nandiyan na po itong salita ng Diyos, itong dokumento, itong Biblia, na kung saan yung banal na Espiritu na nasa atin, siya ngayon yung nag-guide sa atin sa katotohanan ng Biblia po na ito. Okay? So tingnan, tuloy po natin ngayon. Now, not only that the Bible is powerful, but also the Bible is pure. Ano sa binasa po natin dito kanina? Sabi ng Biblia, the words of the Lord are pure words. So not only powerful but also pure words. Now bakit po? Ano ba yung mga talata? Ano ba yung background nitong sinulat ni David sa Psalms chapter 12? So makikita nyo po dito na yung dinifferentiate po dito ni David yung mga salita ng mga wicked person. Tingnan nyo po yung sinabi dito sa mga naunang mga unang mga talata. Babanggitin ko lamang po. Sabi po sa verse number 1, "Help Lord, for the godly man ceaseth." Tingnan mo, nawawala na yung mga godly. Nawawala, namamatay na sila. Okay? "For the faithful fail from among the children of men." Nakakalungkot naman. May mga godly persons pero nag-cease po sila. Huminto. Yung iba naman, ang sabi ng Biblia, yung mga faithful men nag-fail. Now, what's the reason? Anong nangyari? They are faithful and they are godly pero parang huminto sila, parang nawala sila sa eksena. Anong nangyari ngayon? Now, pagdating dito, nung huminto sila, anong kasunod na pangyayari? Verse number 2, tingnan natin. "They speak vanity, everyone with his neighbor." Vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips and with a double heart do they speak. Okay, ang nangyari, nung tumigil po yung mga godly men and faithful men, may lumabas ngayon na another men, which is of course wicked men, that speaking vanity. Walang kwenta. At ang sabi ng Biblia dito, yung kanila pong pananalita ay puro flattery words. Ibig sabihin, puro paimbabaw lamang. And then sabi doon, "The Lord shall cut off the flattering lips, and the tongue shall speak it, that speaketh proud things." So kaya nga pag sinabing flattery, ibig sabihin, yung ikaw ay paimbabaw, ibig sabihin ikaw ay maiaangat, mai-exalt yung iyong sarili. Yung bang nanaunawaan nyo ba yan? Yung kapag pinupuri ka ng tao, di ba? Anong sinasabi natin? Wow, napa-flatter naman ako. Ibig sabihin, naitataas naman ako. Bakit? Naririnig mo yung papuri para sa'yo. Now, yan po yung sinasabi dito ni David na nung nawala yung mga faithful men, yung mga godly men ay nawala, huminto, lumabas ngayon itong mga men with flattering lips speaking vanity. So yung salita nila ngayon ay puro mga walang kwenta na at puro paimbabaw lamang. Nagbibigay lamang sa tao or sa kanila ng pride sapagkat gusto nilang makilala. Okay? Yung kanilang pananalita ay puro pagyayabang. And then ano sabi ng Biblia? Ito yung sabi nila. "Who have said, with our tongue will we prevail." Akala mo yung yabang nila. No? Sa pamamagitan ng aming bibig, mag-excel kami. Magpiprevail kami. "Our lips are our own, who is Lord over us." Teka muna, sabi nila, yung bibig namin sa amin ito. Bakit? Sinong magmamando sa amin? Sino ba ang Panginoon namin? Ito yung ano namin. Bibig namin ito. Nakita nyo po yung kayabangan?
Kailan po nangyari yan? Nung yung faithful men and the godly men ay nawala. Nakakalungkot naman, ano? Okay, tuloy natin. For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord, I will set him in safety from him that puffeth at him. So sabi ng Panginoon dito, okay, ngayon, kikilos ako at sabi ng Panginoon dito, ilalagay ko sa safety yung mga tao na laban doon sa mga inaangat nila yung kanilang sarili. This time, ibinigay ngayon ng Panginoon kung ano ang kaibahan ng kanyang salita. Kanina, binanggit dito, tingnan nyo po yung pangyari, nawala yung mga faithful men, nawala yung mga godly men. Anong lumabas? Yung mga men with the flattering lips. Nagyayabang sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Pero pagdating dito, nung kumilos na ang Panginoon, pagdating sa verse number 12, kakaiba ngayon yung salita ng Diyos. Kakaiba yung salita ng Diyos kumpara doon sa mga sinasabi o sa salita ng mga mayayabang. O sabihin na natin, pinaka-common na term ay mayayabang. Ano ngayon ang sabi ng Panginoon dito? Kumpara doon sa mga salita ng mga mayayabang. Sabi niya, the words of the Lord are pure words. Which means, yung salita ng mga wicked men are impure. Bakit? Kayabangan nga eh. Next, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Okay, so titignan natin ngayon yung kaibahan ng pure at saka purified. Pag sinabi pong pure from the Hebrew word tahor, hindi taho ah, tahor. Yan ah. Ang ibig sabihin niyan ay clean. The word purified means to clarify or to refine. So sa madaling salita, hindi lamang ang salita ng Diyos ay malinis, kundi ang salita ng Diyos ay nirefined pa. Kinlarify pa ng husto, kumbaga sinala pa ng husto. Para bang yung, 'di ba, pag ikaw ay naglaba, iba yung naglaba ka na makikita mo by your own eyes na malinis lang yung damit, pero iba naman kapag bukod sa malinis, may antibacterial pa. Oh, 'di ba? Kasi iba yung ano eh, makikita mo lang siya na malinis. Maraming mga bagay na sa tingin natin malinis, pero ang totoo, may mga bakterya pa pala doon. Pero iba kapag gumamit ka ng sabon na antibacterial. Na sabong panlaba. Oh, akalain mo 'yan, saan ka makakakita niyan? Hindi ko alam. But anyway, so iba yung kinlarify, iba yung nirefine. And then, ano pa ang sabi ng Bible? Thou shalt keep them. Sino yung them na tinutukoy? Ano yung them na tinutukoy? Again, ang pinag-uusapan natin dito ay words. Okay, hindi po tao actually. Ang pinag-uusapan natin dito ay words. So, sino yung ikikip ng Panginoon? The word keep means to hedge about, means to protect. Sino ang ipoprotect ngayon ng Panginoon? Yung salita ba ng mga wicked o yung sarili niyang salita? Natural yung salita niya. Yun ang kanyang ipoprotect. And then, ano sabi dito? Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. Again, sino yung ipipreserve? Anong ibig sabihin ng preserve? Preserve means to maintain. Again, inuulit ko po, ang pinag-uusapan natin dito ay words. Words of the wicked and words of the Lord. So, pag sinabi ng Panginoon na I will protect the word, sa palagay mo, sinong kaninong word yung ipoprotect niya? Hindi doon sa wicked, natural. Kaninong word yung kanyang imi-maintain? Hindi doon sa wicked. Natural ang ipoprotect niya yung sarili niyang salita. Ang imi-maintain niya yung kanyang sariling salita. So dito makikita po natin dito na ang binanggit po dito that the words of the Lord are pure words. Clean. Now of course, pag pinag-usapan po natin itong scripture, hindi po ito tumutukoy sa clean na merong antibacterial ang bawat page. Ang ibig sabihin po ng clean po dito is yung mensahe po ng salita ng Diyos ay wala pong bahid na pwedeng magturo sa atin ng kasamaan. Naalala nyo po ba, or hindi pala natin natalakay last week, pero meron pa pong isang bagay sa inspiration, sa subject ng inspiration na tinatawag na infallible. Infallible inspiration. Ang ibig sabihin po ng infallible is no mistakes in its teaching. Which means, ang salita ng Diyos ay hindi magtuturo sa'yo kung paano man daya.
Bakit? It is clean. It is pure. Kaya nga po ang isang tao na susunod po doon sa salita ng Diyos, ang buhay po niya ay magiging pure. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, kung ito ang magiging manual ng ating buhay, ito ang susundin lang natin bilang isang Kristiyano. Since the manual is pure, then of course the product of that manual is also pure. Magiging pure din po yung atin pong pamumuhay. So the word of God is clean because it comes from the very mouth of God. So talagang makikita po natin dito yung pureness ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po. Sa Job chapter 11, verse number 4, yung isa sa mga kaibigan po doon ni Job, na ang pangalan I think ay si Zophar. No? Kinukutya niya si Job. Sabi niya, pambira, Job. Kasi nagsalita si Job, and then hindi niya nagustuhan yung sinabi ni Job, sapagkat sinabi doon ni Job na my doctrine is pure. Sabi ni Job. So hindi nagustuhan ngayon ni Zophar. Sabi niya, talaga ba? Kaya ka ba nagkakaganyan? Because your doctrine is pure? True, mga kapatid. Kapag ang salita, if the word of God is pure, then ito ang magiging manual ng ating buhay, then your doctrine is also pure. Kaya nga po naniniwala po tayo doon sa ating, yung sa pinaniniwalaan natin, doon sa doctrine natin, na it is pure because it is based from the word of God. Kapag ang doktrina po ay hindi base sa salita ng Diyos, now hindi mo maaasahan na yan ay pure. Hindi mo maaasahan na yan ay clean. Kung ang basihan ng ating paniniwala ay yung pure word of God, then that doctrine is also pure. Ano pa ang sabi ng Bible? My prayer is pure. Tingnan nyo ha, kapag ang buhay mo nakasalalay o nakabatay sa salita ng Diyos, even your prayer is pure. Sinabi rin po yan ni Job sa Job chapter 16, verse number 17. My prayer is pure. Not only that, tingnan nyo pa ang sabi ng Biblia, your language is pure. Ang pananalita mo ay pure, sabi ng Biblia sa Zephaniah chapter 3, verse number 9. Ano pa? Ang sabi ng Bible, yung conscience mo is pure, yung heart mo is pure, yung mind mo is pure, and even your religion is pure, sabi ni James. Bakit po? Nakasalalay po sa pure word of God. Okay? So ngayon, sabi po ng Biblia, since we have a pure word of God, meron tayo ngayong purong salita ng Diyos. Again, inuulit ko po sa inyo. Okay, maaaring magtanong po kayo, bakit, sir, sabi nyo po ay ito ay purong salita ng Diyos? From Genesis to Revelation, ito ay purong salita ng Diyos. Bakit merong salita dyan ng hayop? Bakit merong salita dyan ng tao? Bakit merong salita dyan ng anghel? Bakit may salita dyan si Satanas? Kung pure yan, dapat walang halo yan. Okay, ganito po ang explanation. Now, tatandaan po natin, in totality, sa lahat po, from Genesis to Revelation, ito po ay salita ng Diyos. Ano pong napag-aralan natin patungkol salita ng Diyos? Ito po ay kapahayagan, pagpapakilala, o revelation ng Diyos sa kanyang sarili patungo doon sa tao. Okay, ganito ha. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Okay? Ito po halimbawa yung anghel. Ito ngayon yung tao. Ito yung anghel, ito yung tao. Sabihin na natin yung nangyari kay Job, kay Satanas, at saka sa Panginoon. Okay? Anong nangyari ngayon? Ito si Satanas, ito yung anghel. Halimbawa lang naman, ako yung Diyos. Nag-uusap kami patungkol sa kay Job, di ba? Ito ang tao. Tingnan nyo po yung example. Ano po? Para malaman nyo po. Ito si Satanas. Ako ito, yung Diyos. Nag-uusap kami patungkol sa tao. Tandaan nyo kung ano yung Biblia. Ang Biblia ay kapahayagan ng Diyos ng mga pangyayari at kung sino siya. Okay? Ngayon ang tanong, kung hindi po ito nakasulat, malalaman ba natin kung ano yung nangyari between the three? Of course, hindi. Okay? Makikilala ba natin yung Satanas kung hindi natin nalaman mula dito sa salita ng Diyos? Of course, hindi. Makikilala ba natin ang Diyos? Of course, hindi. Okay, so ganito. Nagsalita ngayon yung Satanas. Ano sabi ngayon ni Satanas? Sabi ng Panginoon kay Satanas, sabi niya, "Napansin mo ba yung servant ko na si Job?" Again, sino ang nagsalita noon? Ang Diyos. Salita ba ng Diyos 'yon? Yes.
Sabi ni Satanas, oh, kaya mo lang naman, kaya lang naman niya na loyal sa iyo kasi pinagpapala mo eh. Sino ang nagsalita noon? Si Satanas. Nakukuha niyo ba? Ako ang nagsalita bilang Diyos and then kausap ko Satanas, nagsalita rin Satanas. Ngayon, i-reveal ko ngayon ito doon sa tao. Sasabihin ko ngayon yung pangyayari doon sa tao. Ano ngayon ang sasabihin ko? Ako yung Diyos ngayon. Alam mo ba, isang araw, nag-usap kami ni Satanas patungkol sa iyo. Ang sabi ni Satanas, kaya ka lang loyal sa akin kasi pinagpapala kita. This time, sino na po ang nagsasalita? Yung Diyos. Inire-reveal ng Diyos doon sa tao kung ano yung nangyari. Pero ano yung sinasabi ng Diyos? Yung sinabi ni Satanas. Para ano? Makilala ng tao kung sino si Satanas. Naunawaan niyo po, pero in totality, yan po ang Diyos na po ang nagsasalita. Kaya nga po, sinasabi po natin, ito po ay revelation ng Diyos. Kapahayagan ng Diyos mula Genesis hanggang doon sa Revelation, kapahayagan po yan ng Diyos sa atin. Okay? So para makilala po natin, makita po natin yung totoong pangyayari, ipinapahayag po sa atin ng Diyos. Katulad nung nangyari doon sa Matthew chapter 4. Kung wala po doon si Satanas, then paano natin ngayon malalaman na totoong si Jesus Christ ay tinempt nga talaga ng Diablo? Paano natin ngayon malalaman? Paano magiging paano natin sasabihin na makatotohanan yung pangyayari na yon kung wala doon yung mga salita ni Satanas? Subukan niyo po na i-omit ninyo doon sa Bible sa Matthew chapter 4. Subukan ninyong i-omit ninyo yung mga statement ni Satanas. Anong lalabas noon? Abay, kinakausap ni Kristo yung sarili niya. 'Di ba? Wala yung salita ni Satanas eh. Naunawaan niyo po, pero lahat po yun, inuulit ko po, this time ang nagsasalita na ay ang Diyos at ipinapahayag na ng Diyos kung ano yung nangyari. Kaya po, sinasabi po natin, bagamat may salita dito ng Diablo, may salita ng tao, may salita ng hayop, may salita ng anghel, pero yan po ay sa kabuuan, kapahayagan pa rin niya ng Diyos sa atin para malaman po natin yung totoong nangyari po doon. Kaya po, pinaniniwalaan natin na ito po ay Word of God, salita ng Diyos, lalo na po sa kabuuan, yan po ay salita ng Diyos. Ipinapahayag ng Diyos, ipinapakilala ng Diyos yung kanyang persona sa atin. And this is a pure word. At ito po ay wala po talagang halo. Ito po ay clean. No? Katulad ng binanggit ko po sa inyo, it is clean because pagdating po sa katuruan, ito po ay hindi magtuturo sa atin kung paano maging masama. Yan nga po yung infallible na sinabi ko po sa inyo. No mistakes in its teaching. Yan po yung ibig sabihin ng infallible. We believe in infallibility of the Word of God. No, ang salita po ng Diyos ay infallible. Hindi po ito magkakamali pagdating po sa pagtuturo sa atin. Ano ang itinuturo sa atin ng Biblia? E paano, bakit merong ano dyan? Bakit may mga account dyan na negative? Yes, itinuturo sa atin ng Biblia na yan ang hindi mo dapat gawin. Ang tawag po dyan ay reproof. You see? Ano yung sabi ng Biblia? Ang Biblia ay merong katuruan patungkol sa doctrine. Ano yung doctrine? What is right? Ang Biblia ay merong katuruan patungkol sa reproof. Ano yung reproof? What is not right? And then rebuke, how to do it right and how to keep it right. Yan po yung kabuuan ng Biblia. Yan po yung salita ng Diyos. Kaya nga po, kung ang salita ng Diyos ang magiging manual ng atin pong buhay, abay, napakaganda po ng ating buhay. Talagang sigurado pong pagpapalain tayo. Tignan nyo po, ito very common na rin po na talata na binabasa po natin. Pero uulitin ko lamang po para kumbaga mabigyan pansin po uli natin. Ito po ay makikita po natin sa Joshua chapter 1 verses 8 to 9. Okay? Alam ko yung iba sa inyo ay memorize yun na ito, pero just for the sake na ma-remind po uli tayo. Ano pong sabi ng Biblia? This book of the law, na wala pong ibang tinutukoy na book of the law dyan, maliban ang salita ng Diyos. Again, isa sa mga salteric titles ng Biblia ay law. Okay. So, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi ito dapat mahiwalay sa iyong bibig. Okay? But
thou shalt meditate therein day and night. Akalain nyo po yan, imi-meditate mo ito, ibig sabihin pagbubulay-bulayan mo ito, pag-iisipan mo ito, isa sa puso mo ito, at mangyayari lamang yan kung pag-aaralan mo ito. Mangyayari po yung meditation ng salita ng Diyos kung ikaw ay magkakaroon ng Bible study. Or ibig sabihin, hindi yung Bible study na magpe-preach ka nandiyan yung matang. Ibig ko pong sabihin ng Bible study, kung pag-aaralan mo or mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kaya lang ang problema po sa atin, tinatamad tayo na magbasa. Magbabasa pa lang yan, ha? Hindi pa mag-aaral. Akalain nyo po yan? Pagbabasa pa lang ng Biblia, kinatatamaran na natin how much more yung pag-aaral. Yung iba, kinatatamaran yung magsulat ng Biblia. Welcome sa PSS mga bagong estudyante, ha. Kinatatamaran magsulat ng Biblia. Maraming dahilan para hindi makapagsulat ng Bible. How much more yung pag-aaral? Aba, hindi ho madaling mag-aaral. Alam niyo po ba na word for word kinakailangan mo tignan yung meaning para mas lalo mong ma-expound, aalamin mo kung sino yung author, kikilalanin mo kung sino yung author, aalamin mo yung setting, aalamin mo yung background, aalamin mo yung motive ng book. Aalamin mo yung custom and tradition ng mga tao doon sa book na yon. Aalamin mo yung motive ng writer. Aalamin mo yung pinakakabuuan na mensahe ng book bago ka pumunta doon sa mensahe na gusto mong, o yung sa passage na gusto mong i-expound. Para maintindihan mo, aba, hindi ho madali. Pupunta ka sa Hebrew, pupunta ka sa Greek, pupunta ka sa Aramaic, gagamit ka ng mga lexicon, gagamit ka ng commentaries. Aba, talaga hindi ho madali. You see, para lamang yan sa isang word. Tandaan nyo po yan, isang word pa lang yung pag-aaralan nyo. Kung isang verse na, kung isang passage na, kung isang paragraph na, isang chapter na, isang book na. Ano pa, paano pa? Diba? Kung yung pagbabasa pa lang, pagsusulat pa lang, katatamaran na natin, how much more yung pag-aaral? You see? So, pero anong sabi ng Biblia? Kapag nag-meditate ka ng salita ng Diyos, day and night, ang sabi ng Biblia, anong purpose? Bakit hindi dapat nahiwalay sa iyong bibig at bakit kinakailangan mo itong pag-aralan? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. So the very purpose kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang pure word of God upang masunod natin, ma-observe natin yung gustong paggawa sa atin ng Diyos. Naaalala niyo po ba uli yung whole duty of man? What is the whole duty of man according kay Solomon sa Ecclesiastes? Fear God and keep His commandments. Now, paano mo ikikip yung commandments ng Panginoon without studying the Bible? Paano mo susundin yung command ng Panginoon na hindi mo nga alam yung command kasi hindi mo binabasa? You see, paano magiging manual ng buhay natin itong sinasabi natin Biblia kung hindi nga kinatatamaran nga nating basahin? Okay, so that is the very whole duty of man. Ano sabi ng Biblia? Bakit kinakailangan hindi mahiwalay sa ating bibig ang salita ng Diyos? Bakit kinakailangan natin itong pag-aralan at i-meditate upang ating masunod lahat ng mga commandments dito na sinasabi ng Biblia? Ano ngayon ang mangyayari? Anong pangako? Ito yung pangako. For then thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have success. No, thou shalt have good success. Hindi lang success, but good success. Iba yung maging successful ka lang. Alam nyo ba na maraming tao ngayon ang successful, pero hindi po sila in good success. Alam nyo po kung bakit? Kasi yung pagiging successful nila, nakuha nila yon sa pangungurap. Nakuha nila sa pagnanakaw. Nakuha nila sa pandaraya. Pero iba po yung good success. Ang ibig sabihin nun ay fair fight. Lumabang ka ng tama. No, hindi ka ng daya. Hindi mo nakuha yung isang position dahil sa pandaraya. Hindi mo nakuha yung gusto mong bagay dahil sa pagnanakaw. Hindi. Isang maayos na pagiging successful yung nangyari. You become a successful somebody sapagkat maayos yung iyong ginawang pamamaraan ayon sa salita ng Diyos. Now, ito yung sabi ng Biblia. Tuloy natin, verse number 9. Have not I commanded thee, be strong and of good courage? Now, bakit sinabi ng Biblia
na pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Joshua na kinakailangan mong sundin yung nakasulat yan sa salita ng Diyos para ikaw ay maging successful. Kasunod nun, ang sabi ng Biblia, hindi ba't kinuman kita na maging courageous? Hindi ba't kinuman kita na maging matapang? Bakit po? Sapagkat alam ng Diyos, aba, ay hindi lahat ng tao ay may katapangan na humarap sa katotohanan. Alam ng Diyos na darating yung araw, tatama rin ka. Alam ng Diyos na darating yung araw, maaring pag nakita mo na yung sarili mo sa salita ng Diyos, darating na yung araw na mawawalan ka na ng gana. Alam ng Diyos yan. Pero ano sabi ng Biblia? Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Ano pa? Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Which means, mga kapatid, kaya nga po, palagi pong sinasabi ko po sa inyo po dito na ang salita ng Diyos ay pure, clean, cleansed, clarify, refined. Bakit po natin palaging pinaninindigan po yan na ang salita ng Diyos ay clean? Sapagkat itong salita ng Diyos ay pwedeng maging guide ng atin pong buhay. At magkakaroon po tayo ng sinasabi nating good success. Diba? Binanggit ko po sa inyo, magkakaroon ka ng pure doctrine ayon kay sa Job 11 verse 4. Ang prayer mo ay pure ayon sa Job 16 verse 17. Ang language mo ay pure according sa Zephaniah chapter 3 verse number 9. Ang heart mo is pure ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse number 22. Ang conscience mo ay pure according sa 2 Timothy chapter 1 verse 3. Your mind is pure according sa 2 Peter chapter 3 verse number 1, and your religion is pure according sa James chapter 1 verse number 27. Paano pong mangyayari lahat ng mga bagay na 'yan kung meron kang pure word of God? Now, bakit meron bang impure word of God? Now, actually, sa totoo lamang po, pag pinag-usapan yung Word of God, ay dapat pure. Kaya lang, meron pong mga counterfeit. Siguro, pag may time, pag-uusapan po natin yung mga counterfeit na yan. Now, by the way, hindi po lahat, tandaan nyo po, hindi lahat ng book na merong nakalagay na Holy Bible, ay Holy Bible talaga yung nasa loob. Remember kung ano po yung sinabi ng isang famous author na... Ano ba yun? Looks may be deceiving. At saka, do not judge the book by its cover. Sabi nung iba, some books are to be tasted, some books are to be digested. Diba? So, hindi po, by the way, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa pagbili po ninyo ng Biblia sapagkat, sabi ko nga po, hindi po lahat ng libro na may nakalagay na Holy Bible ay talagang holy. Okay? Marami pong bookstore na mapupuntahan kayo na makakakita po kayo ng ganyan. Again, inuulit ko po, kaya ko po in-emphasize po sa inyo, even last week pa, na importante yung words and even the title and jot ay napaka-importante. The placement of the jot and the title is very important sapagkat pwede pong magbago yung message kapag nabago yung placement ng punctuations and even the word itself kapag nabago ay magkakaroon po ng pagbabago sa mensahe. Yeah, magkakaroon po ng pagbabago sa mensahe. Yan po yung dahilan kung bakit ine-emphasize ko po dito yung ang kailangan natin ay pure word of God. Yan po yung importante. Yan po yung kailangan po natin, pure word of God. Hindi po natin kailangan dito yung yung salita ng Diyos o yung Biblia na ayon doon sa pangunawa or opinion ng tao. Hindi po ganun. Bibigyan ko po na isang example. Okay? May makikita po kayong Bible. Genesis 1:1 pa lang, ha? Bibigyan ko para napakadali. Genesis 1:1 pa lang. Babasahin ko po sa inyo yung Genesis 1:1. Okay? At alam ko, memorize nyo na po ito. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yan po ang ayon sa Biblia.
meron po kayong mababasa or meron po kayong mabibili na meron din namang pangalan na Holy Bible, pero ang nakalagay po dyan, in the beginning, the gods created the heavens and the earth. May mababasa po kayong ganyan. In the beginning, the gods created the heavens and the earth. Now, teka muna. May pagkakaiba po yun. Alam nyo po bang may pagkakaiba po yun? The gods at God ay magkaiba. Okay? Now, in English grammar, maaaring tama sila, pero hindi po yun yung sinasabi. Anyway, meron pong doctrinal importance po doon. Pero yan po yung sinasabi ko. Anong kaibahan lang? Letter S. Yun lang ang kaibahan, letter S. Pero meron pong matinding implication po yun. Isa pa pong isang example. Okay, isa pa. Example, pagdating sa punctuations, kanina letters, ngayon sa punctuations. Naalala nyo po doon sa Luke, na nung nakapako po ang Panginoon Jesucristo, yung isang magnanakaw po doon, nagsabi siya, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Naalala niyan yung isang magnanakaw na yung naligtas. Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Verily I say unto thee, comma, today thou shalt be with me in paradise. Okay? Yan po yung sa Bible. Ulitin ko po ha. Sabi ng isang magnanakaw sa Panginoon Jesucristo, sabi niya, "Lord, remember me when thou enter," parang ganun ata, "when they enter into thy kingdom," parang ganun. Ang sagot ng Panginoon, "Verily I say unto thee, comma, today thou shalt be with me in paradise." Alam nyo ba na meron kang mabibiling Bible na hindi ganyan ang placement ng comma? Ang sagot ng Panginoon, ayon doon sa ibang Biblia, ibang libro, "Verily I say unto thee today, comma, thou shalt be with me in paradise." May kaibahan ba yon? Yes, meron. Yung isa, ang sabi doon, "I say unto thee, comma, today, thou shalt be with me in paradise." Yung isa naman, "I say unto thee today, comma, thou shalt be with me in paradise." May kaibahan po yon, mga kapatid. Yung isa, sinasabi na, "Verily I say unto thee, comma, today, thou shalt be with me in paradise." Ibig sabihin, sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. "I say unto thee, comma, today, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso." Pero yung isa naman, ang sabi, "I say unto thee today, comma, thou shalt be with me in paradise." Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon ko sinasabi, pero kung kailan kita makakasama sa paraiso, hindi yun ang punto. Naunawaan mo? Ngayon ko sa iyo sinasabi. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Pero yung pagsasama natin sa paraiso, maaaring bukas pa yon, maaaring sa susunod na taon, maaaring sa susunod na linggo, basta't makakasama kita. Pero ngayon ko lang sinasabi. Yun po yung kaibahan. Bakit po? Again, may doctrinal issues po doon at malalaman nyo po yung doctrinal issues na yan kung mag-i-enroll ka sa PSS. Okay? So, makukuha nyo po yan doon po sa atin pong Bible School. Kaya, kama lamang po ha, placement lamang ng kama ang naiba. Yung isa, before the word today, yung isa naman, after the word today. Yun lang ang nag-iba. Pero nagkaroon po ng ibang doctrinal issues. Kaya nga po totoo yung sinabi po ng Biblia sa Matthew. Even that the jot and the tittle are very important. Napaka-importante po yan. The jot, the tittle is the smallest stroke of a pen. Punctuations, mga ganyan, tuldok. Napaka-importante po yan eh. No? Kasi isa po yan sa magsasabi ng purity ng salita ng Diyos. Kaya nga po, napaka-importante po na tayo po ay merong pinanghahawakan, meron po tayong ginagamit na nakakasiguro po tayo na pure word of God. Sa mga susunod po natin pag-aaral,
tatalakayin po natin yan kung ano po yung pure word of God na yan. Okay? So, basta't ngayon po ay nais ko pong i-emphasize lamang po sa inyo that the word of God, the real word of God is always pure. Hindi po pwedeng merong halong dross. Pag sinabi pong dross, yan po yung mga impurities sa gold and silver. Remember, yung binasa po natin kanina, it was purified 7 times in the furnace of earth. Para ano, masira o mawala yung mga dross, yung mga impurities. So, ang salita ng Diyos, it was also purified. Alam niyo po ba na bago pa nilikha ng Panginoon ang earth, the Bible is already settled in heaven according sa Book of Psalms? The Bible is already settled up there in heaven. In fact, bago pa tayo nilikha ng Panginoon, the Bible is still there. Nandun ang Biblia. Settled na siya doon sa langit. Established na siya doon sa langit. Which means, nung inilagay siya o ibinaba siya ng Panginoon dito sa lupa, ay hindi na yun para sa Panginoon, kundi para na yun sa atin. Eh so kung para sa atin na yun, huwag natin baguhin. Binigyan tayo ng Panginoon ng pure word of God. Ang problema, tayong mga tao naman, ginawa nating impure. You see, yun po ang dahilan kung bakit naniniwala tayo sa biblical authority. Yun po ang dahilan kung bakit sinabi ko po sa inyo, even last week pa, sinabi ko na po sa inyo that the Bible is the manual ng ating buhay. Yun po ang dahilan kung bakit sinabi ko po sa inyo na mapapaayos po yung buhay natin kung ang guide natin ay mismong salita ng Diyos. Marami pa po yan actually. Napakarami pa pong talata na magpapatunay po yan. Pero limitado po yung ating oras. Anyway, meron pa tayong ibang pagkakataon na mapag-uusapan yan. Basta tandaan nyo po, last week pinag-aralan natin that the Word of God is powerful. It can change lives. Because it is quick and powerful according sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ngayon naman pinag-usapan natin that the Word of God is pure. Ayon po sa Psalms chapter 12 verse number 6. It is pure, which means walang halo. I mean talagang from Genesis to Revelation, salita ito ng Diyos. This is pure because it comes from a holy mouth ng Panginoon. Galing ito sa mismong bibig ng Diyos. Kaya ito po ay makakaasa po tayo na pure. Huwag po tayong kukuha ng mga nagpapanggap lamang na salita ng Diyos pero maraming impurities. Ano po, mapapahamak po yung buhay natin. Tandaan nyo po, ang isa sa mga basihan para malaman po natin that we have a pure word of God. Okay? Ang isa sa mga basihan is yung good success. Again, hindi ko tinutukoy na success dito yung pera ha. I mean, yung buhay natin ay maaayos. Okay? Magkakaroon ng kaayusan yung ating buhay. Hindi po mapapahamak, hindi magiging liberated, kundi mas lalong mapapalapit sa Panginoon. Kapag ang hawak natin Biblia ay nagpalayo sa atin sa Panginoon, ay ba hindi salita ng Diyos yan? Kapag ang hawak natin Biblia na sinunod natin, ay mas lalo tayong naging wild. Aba, hindi totoong salita ng Diyos yan. Kapag ang tao ay pinanghawakan niya yung isang book na sinasabi niyang Biblia o salita ng Diyos, tapos siya ay naging makamundo, aba, ay hindi salita ng Diyos. Hindi totoong salita ng Diyos yan. Sapagkat ang totoong salita ng Diyos, ang pure word of God is infallible. Hindi ka tuturuan na mapahiwalay sa Panginoon. Hindi ka tuturuan na maging wild laban sa Panginoon. Hindi ka tuturuan na mas lalong mapalapit sa mundo, kundi tuturuan ka na i-separate yung sarili mo sa mundo. Tuturuan ka na maging maayos na tao bilang isang tao sa kanyang pamumuhay. Yan po yung totoong salita ng Diyos. And that is a good success. Mahirap po, mahirap, may mga bagay na maaari hindi mo inaasahan, pero may kumandang Panginoon, be strong and of good courage. Kasi kasama natin ang Panginoon. You see, kaya lagi po natin tatandaan, remember yung verse po na binanggit ko po sa inyo, napaka-importante po niyang verse na yan, Joshua 1:8, Psalms 12:6 and 7, at yung ilan pang mga verses na binanggit ko po, sapagkat yan po yung pangahawakan natin regarding sa Biblia na manual ng ating buhay. The Word of God is powerful and the Word of God is pure.
Okay, I hope na kayo po ay meron pong natutunan sa atin pong pag-aaral ngayon pong hapon. I hope na nabusog po kayo sa atin pong pinag-aralan po ngayon sa inihanda ko pong pananghalian po sa inyo, or maybe yung iba sa inyo tapos nang mananghalian, but I hope na kayo po ay merong natutunan mula po sa pag-aaral po natin. Huwag po ninyong iwawaglit ang salita ng Diyos sa inyong buhay, sapagkat ang salita ng Diyos ang inyo pong gabay para kayo po ay patuloy na pagpalain po ng Panginoon. At ngayon po, of course, hindi po tayo matatapos ng atin sa programa pong ito kung hindi po tayo nagbibigay ng atin pong saludo o ng ating paggalang doon po o pagrespeto doon po sa ating mga frontliners. Patuloy po natin silang ipinapanalangin. Patuloy po tayo na humihiling sa Panginoon na ang problemang ito, ang crisis na ito ay matapos na upang yung mga kaibigan, mga kasamahan po natin, ang mga frontliners, sila naman po ay kung sila naman ay makaalis na doon sa kanilang trabaho na palaging nasa bingit ng karamdaman, kumbaga, ano, sapagkat nandiyan sila sa kalsada. So kaya patuloy po ang amin pong pagbibigay pugay sa mga frontliners po natin, mga nasa medical team, mga uniform men, at yung ilang mga kapatiran o ilang mga kababayan po natin na nasa services. Ano po? I mean, yung mga nasa delivery, yung mga ganyan na atin pong tinatangkilik. So, ito po ang awitin para po sa inyo pong lahat. Kamamahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasan, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bigati lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sino ang tinawagan, Diyos pa ang inalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Nagkakaisa'y muli, pagbubuo ang pangarap, at nang minsan pang muli magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumagalganap, kumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayan. Muli po, ito po ang The Baptist Lunch at sa ngalan po ng ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena. Kami po ay muli po nagpapasalamat sa inyo pong panonood at nakikinig. I hope na kayo po ay meron pong natutunan mula po sa ating programa. At bukas po ay magkita-kita po ulit tayo for another episode ng The Baptist Lunch. Maraming salamat po. God bless you and stay safe everyone. Manumbalik sa Kanya hanggang wakas.
Diyos, pinakamamahal kong bayan, Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, Pilipinas. Natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling mag-aos ang paghihira. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, Pilipinas.